there guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, your one and only Kuchi or Kuchi. And para sa mga hindi pa nakapag-subscribe and sa kabibisit na sa channel natin, please do subscribe and click on the notification bell below para ma-notify kayo kapag ka nag-update or nag-upload ulit tayo ng another video. So, ayun nga, ano nga ang well, teka lang, kung nagtataka kayo kung bakit katerno ko yung backdrop, pagbigyan nyo na ako, hayaan nyo na. So, wala akong maisuot at saka since bago lang to, gusto ko siyang isuot ulit. Nasuot ko lang siya once. Gusto ko na siyang ulitin. So, deadmahin nyo na ako, naiirita kayo kung nabibisit kayo kung bakit katerno ko sa backdrop. Deadma na yan. So, for today's video, ang topic natin is Jeju Ice, Jeju Aloe Ice. The soothing gel and Nature Republic Aloe Vera 92% Aloe Soothing Gel. So, versus, kasi both ko sila na-try. Actually, nauna kong na-try gamitin si Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel. Ginamit ko to for 1 month. And kung nagtataka kayo or kung tinatanong nyo kung effective ba siya, yes, effective siya. That's why nagamit ko siya or tumagal siya sa akin ng 1 month. Kasi sobrang nagustuhan ko at napakaganda ng effect niya talaga sa akin. So, yun. And then after nito, habang ginagamit ko siya, nakabasa ko ng mga reviews, nakapanood ako ng mga vlogs din regarding dun sa Jeju Aloe Ice na maganda nga daw at saka sobrang effective din daw gamitin. So, what I did is I had to stop using this kasi gusto ko nga itry yun, yung Jeju Aloe Ice, para makompare na rin sila kung alin yung mas maganda. Sabi ko, since nakita ko na nga na effective naman to talaga sa skin ko, maganda naman talaga siya sa akin. So, stop ko muna siya and then gamitin ko yun. Pag hindi siya maganda, pag hindi effective, then babalik na ako dito. So, ito na nga. Ginagamit natin tong Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice for 8 days na. 8 days straight. Araw-araw ako naglalagay every night. Dito naman sa isa sa Aloe Vera 92% Soothing Gel ng Nature Republic. Ang alam ko, meron ding ibang brand pa nito, hindi lang sa Nature Republic. Meron din ibang mga brands na naglabasan na 92% Aloe Vera Soothing Gel. Since ito yung unang na-purchase namin noon, nung bumili kami ng soothing gel, nung gusto ko mag-try, so ito yung ginamit ko talaga for 1 month. So, i-compare lang natin silang dalawa kung both effective or ano yung pros and cons sa paggamit sa kanilang dalawa. Itong Nature Republic, mag-start tayo sa pricing. Mas mataas to, 245 pesos. I mean, mas mahal ng 46 pesos compared dito sa Jeju Aloe Ice ng Fresh Skin Lab. Kasi ito, it's just only 199 pesos. And ito is 245. And they are both 300 ml naman. So, yun. Una is yung mag-start tayo sa soothing and moisture. Kung talagang ano mo yun, yung cooling effect niya, mag-start tayo doon. Regarding sa cooling effect, mas ano sa akin to, I'll give it 10 out of 10. 10 being the highest. So, 10 ito sa akin. Kasi talagang ramdam na ramdam mo ang lamig niya pag pinahid mo sa mukha mo. Ang sarap-sarap, ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung kahit tanghali mo siyang ipahid, pag nilagay mo sa mukha mo, parang nare-relax yung mukha. Tapos, ang fresh-fresh nung feeling mo kasi nga ang lamig-lamig niya. Dito naman, sakto lang pag unang lagay mo, kapag kapahid mo, malamig talaga siya. Since also nakalagay dito sa instruction na for para mas okay at saka para mas malamig yung cooling effect niya, ina-advise nila yung soothing effect, cooling and soothing effect, ina-advise na ilagay sa refrigerator 30 minutes before mo siya i-apply. So, ganun yung ginawa ko. Nilalagay ko siya sa refrigerator 30 minutes before ko siya i-apply para mas lalong bongga yung lamig, mas malamig na malamig. Pero, napansin ko is malamig lang siya sa unang pagkapahid. Then, after a while, saglit lang, wala pang ano, nawawala na rin yung cooling effect niya. Unlike nito, na ang tagal mawala. As in, siguro ito would take at least 15 to 20 minutes na ang presko-presko ang lamig sa pakiramdam. So, ayun. And then, sunod naman is i-check natin yung consistency niya tsaka yung, yun, itsura niya sa loob. Ito is, if you all know naman, feeling ko marami nang gumagamit ito, ganyan siya. Para siyang gel, yung hair gel na dating nilalagay natin sa buhok nung bagets-bagets pa tayo, yung mga ano dyan, makaka-relate, yung mga tanders na nakagaya ko. So, ayan siya. Gel type din siya yung sa kanya. And itong isa is, itong Jeju Aloe Ice is gel lotion type siya. So, parang medyo ma-lotion-lotion yung peg niya, yung dating niya. Ayan. Pareha silang matipid.
Ayun, kaya lang napansin ko lang dito sa isa is sobrang lagkit, masyado siyang malagkit kapag ka pinapahid ko siya. I mean, pagkapahid mo, syempre normal lang naman kasi since gel siya, 'di ba? Tapos lotion pa yung peg nitong isa. 'Yun, ang lagkit talaga niya, parang sobrang lagkit. Kahit na umabot na siya ng 3-4 hours na nasa mukha mo, feeling mo ang lagkit-lagkit pa rin, may something na nakalagay sa mukha mo. Unlike nitong isang aloe vera gel, itong Nature Republic is ang bilis mawala ng lagkit niya. Siguro in 5 to 8 minutes, okay na. Hindi mo na mararamdaman na may something na nakalagay. Magaan siya. Mas magaan siyang ilagay sa mukha compared dito. Ayun. And kung sa effect naman, na-mention ko sa previous vlog ko, ang napansin ko sa kanilang dalawa, ito kapag ginamit ko, pagising ko in the morning, pag-check ko yung kung ano nangyari, kung may nangyari ba sa mukha ko, kung anong effect niya, meron siyang pinkish glow dito. Ma-pink-pink siya. Alam mo yun, yung parang baby-baby na pink yung ano, even sa leeg, kasi naglalagay din ako sa leeg. Basta ma-pink yung kulay mo kapag gagising mo sa umaga. And then after mo, pag in-apply mo, pag nakilamos ka na, pinkish yung glow mo, yung dating. Dito naman sa isa is, ano, whitening talaga siya. Ang bilis niya makapagpaputi at saka makapagpag-glow. Yung glow na maputi ka talaga, yung mapusyaw, yung parang kang tawag doon, yung parang kang multo, yung parang ganyan, yung parang si Mama Mary, parang gano'n. Yun, ito. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung maputi talaga na, alam mo yan, yung mapusaw, yung matingkad, yung, anong tawag doon, hindi ko ma-describe. Basta gano'n, yung parang aparisyon, yun, ito, yan. Ito yung effect niya. Ito naman isa is yung parang healthy-healthy ng skin mo. So, yun. So, ang verdict natin is parehas silang effective talaga. Pero feeling ko ito ngayon, since ito na yung ginagamit ko, mas nagugustuhan ko siya kasi pagdating naman sa pimple marks or sa acne scars, sobrang effective niya. Feeling ko bumabaw yung mga scars ko. Since nga aloe vera siya, nakakatulong din siya. If iti-check niyo yung mga benefits ng aloe vera, sobrang nakakatulong talaga siya sa pimple, sa acne marks. Tsaka sa skin, sobrang okay talaga siya. And also, napansin ko din dito, kumapal yung kilay ko, lalo yung buong sa kilay. Parang nag-darken siya at saka kumapal yung bawat hibla. Since ka kasi aloe vera siya, nakakatulong din siya sa pagpapakapal ng buhok, pagpa-healthy ng hair na din. Yung iba, alam ko, nilalagay din nila sa scalp nila sa buhok. Yun, para gumanda yung hair at saka para umokay yung tubo. So yun, again, since parehas naman siya, okay siya sa akin parehas. It's just so happen na mas gusto ko yung effect nito pagdating sa pimple scars or sa acne marks ko. Hindi siya namumula. Unlike before na parang kapag ka nagsabon ako, kapag ka nagpahid ako ng cleanser or anything na matapang sa mukha ko, nagpupula-pula yan. Dito na lesson na wala talaga. As in, nawala yung pamumula nung mga pimple marks, nawala siya. So, parang siyang hindi na siya ganun ka-visible kapag titignan mo siya ng hindi naman sa malapitan. So, ito, minsan may napapansin pa rin ako na pamumula-mula pa din nung ginagamit ko siya. Yun, pero ang feeling ko naman dito habang ginagamit ko siya is yung nakaka-fresh talaga tsaka nakaka-healthy ng skin. Yun, pero ito sa effect panalo to, I'll give it 8 out of 10. And kung sa effect lang, regardless dun sa kung malagkit siya or kung sa presyo niya, as in sa pinaka-effect lang niya, ito siguro nasa 7 out of 10, 10 being the highest. And ito is nasa 8 out of 10. So yun, for now, ito muna talaga yung gagamitin ko kasi natutuwa ako sa effect niya. Effective siya. Titiisin ko na kahit ang lagkit-lagkit niya. Sobrang ayoko talaga kasi malagkit na nakalagay sa mukha. Pero yun, sa ngalan ng pag-ibig, titiisin natin to para makita talaga natin yung pinaka-effect niya. Kasi ngayon palang not bad na 8 days pa lang, sobrang okay na ng skin ko. Effective talaga siya sa akin. Moisturized siya. Again, ang ginagamit ko, oily yung skin ko. Combination of oily and acne-prone skin. Nawala din yung oiliness niya na lesson. Napapansin ko kapag sa tanghali, even lumalabas ako, maaraw, pag pinagpawisan ako, punasan ko lang ng, mag-dump lang ako ng tissue, facial tissue, okay na siya. So yun, for me, mas gusto ko yung effect nito sa akin. At saka mas mabilis yung naging effect niya. Imagine for 8 days lang,
ko siyang ginagamit na dire-diretso. Ang bilis po mo siya pumuti, tapos nawala yung pimple scars, yung mga dark spots, tsaka yung hyperpigmentation na yung pamumula sa skin ko, nawala talaga siya. And at the same time, kumapalpalhali yung kilay ko. Since pag naglagay ako, as in talagang buong mukha, pati yan dito sa tenga, sa leeg, sa batok, lahat yan nilalagyan ko. Even minsan sa kilikili and sa siko, yan nilalagay ko, sobrang ganda niya. Ang napapansin ko kapag sa katawan, hindi siya masyadong malagkit. Pero kapag sa mukha na, ang lagkit-lagkit niya na, I don't know why. Siguro yun lang yung pinaka-downside niya, yung malagkit. Aside doon, wala na akong masabi. Okay siya, maganda talaga siya. And also, this Nature Republic na Soothing and Moisture Aloe Vera, if gumagamit kayo nito, sobrang ganda rin niya. 1 month ko siyang ginamit, okay din siya. It's just so happened na ito yung nakatulong sa akin na mag-lighten yung mga pimple scars ko. Yun. Kaya mas prefer ko siyang gamitin sa ngayon. Pero ito is andito lang din naman sa bahay, so gagamit-gamitin pa rin natin just in case pwede naman natin siguro silang i-alternate. Pero for now, ito nga talaga munang Fresh Skin Love Jeju Aloe Eyes. Ayun, so I hope nakatulong ako sa mga nagpaplanong gumamit nitong Fresh Skin Love Jeju Aloe Eyes and itong Aloe Vera 92% Soothing Gel from Nature Republic or any other brands. Alam ko may iba pang mga brand na ako nakikita nito sa Watson's at saka online. So, ayun lang. And also, announce ko na rin ngayon sa previous vlog ko, yung giveaway ko for Watson's Hall. Nasa Watson's Hall ko, yung pag-giveaway ko. Announce ko na rin ngayon or sabihin ko na rin kung sino yung winner. So, ito na siya. Nilagay ko na yung names, lahat ng mga sumali. Thank you nga pala sa mga nag-join. Salamat sa inyo. And doon sa mga sumunod sa mechanics, maraming salamat. I appreciate it. So, andito na lahat sa mahiwagang banga, sa crystal banga, ang mga pangalan ng mga nag-join doon sa giveaway natin. Isa-isahin ko lang just to be sure na talagang andito yung pangalan nyo para makita nyo rin. So, si Janice or Janice De Asis, thank you for joining. Rhea Maka, Kylie Tolentino, Evangeline Gestre or Hestre, sorry if na-mispronounce ko. Jasper Dave, Yellow Bug, Vanny Rose, Alondra Ardiente, Isabella Quilites or Quilites, sorry if na-mispronounce. Pia Bismonte, Bianca Gomez, Fatima Grace Morillo, Jana Micaela, Rona Jean Entea, and Love Revelal. So yun, fold natin to, tapos bunutin natin. Nag-decide na lang ako na ganito na lang yung gawin para ma-make sure din na fair. So yun, fold lang natin siya. So, ayan na. Ito na siya, guys. Na-fold na natin siya and bubunutin na natin yung winner. Dun sa winner, please DM mo ako sa Instagram. Provide me your contact details, complete name, at saka yung shipping address para mapaship na natin agad this coming weekend. So, ayan, guys. Bunutin na natin siya. Ayun. So, ang winner natin ay si Kylie Tolentino. Yay! Congratulations, Kylie Tolentino. So again, pa-PM ako or pa-DM ako sa Instagram with your complete name, contact details, and shipping address. Yun. And sa lahat na nag-join, thank you so much sa inyo. Abang-abang lang, next time magpapa giveaway ulit tayo kapag meron tayong mga stuff na you know, sobra na gusto kong ipatry sa inyo, gusto nyo gamitin. Abang-abang lang. And yun, thank you for watching and please like this video. Please do subscribe as well. And God bless! Bye!